Welcome po sa ating Hebrews. Ito ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na ang mga napag-usapan po natin ay magbigay daan sa mga katuruan, mga prinsipyo, mga katotohanan na ating masusumpungan sa salita ng Diyos upang tayo matuto kung ano ang dapat nating maging reaction sa mga nangyayari sa ating mga napag-usapan at sa ating mga kapaligiran. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa kasamaan ng droga at ang lahat ng kaakibat po nito. Sa aklat po ng Luke chapter 4 ay naroon ang isang narrative nang ang ating Panginoong Jesucristo ay napunta sa Nazareth. At doon ay nagpunta siya sa isang sinagoga at siya'y humarap sa mga tao at binuksan niya ang kasulatan. And when he did, ay binuksan niya ito sa aklat ng Isaiah. At ang nakalagay po doon sa Luke chapter 4 and verse 17. Ang nakalagay ay, "When he opened the book, he found the place where it was written, 'The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord.'" Ito pong mga sinabi ng ating Panginoon ay hanggang ngayon ay bahagi pa rin po ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi lang po tayo nagsasabi kung ano ang tungkol sa kaligtasan mula sa kapahamakan, how that the Lord died on the cross and he was buried and he rose again from the grave so that everyone who would believe on him should not perish but have everlasting life. Sapagkat kaakibat po ng mensaheng ito ay ang pag-abot natin, no, ano po, sa lahat ng nasa kalalagyan at nababalot sa kasamaan sa mundong ito. Sinasabi po sa banal na kasulatan sa aklat ng John, sa 1 John chapter 2 and verses 15 to 17. Ang sabi po ni John, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." Subalit, hindi lamang po ang pag-ibig sa mundong ito ang tinalakay dito ni John. Kundi doon po sa verse 16 ay sinasabi niya, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world." Tinalakay po dito ni John ang tungkol sa kung ano ang masusumpungan sa mundo. At ano raw, ika, ang sinasabi niya ang lahat ng lust, lahat ng bagay na patungkol sa laman, sa nakikita, tungkol sa mga senses po natin. Alam niyo po ang droga at ang lahat ng mga vices na kaakibat po nito ay ina-address lamang po ang lahat ng sang-ayon sa senses ng tao. Lahat ng nakikita o naaamoy o nasa feeling or lahat ng tumutugon sa mga senses ng tao na ang iniisip ng tao ay ayon ang mga nagbibigay sa kanya ng solusyon sa buhay. Alam niyo po, nang ang kasalanan ay dumako sa mundong ito, kaakibat sa kasalanan yan ay ang pagdala sa lahat, ano po, ng nasa mundong ito sa separation from God. In fact, doon sa Isaiah chapter 59 and verse 2 ang sinasabi, "Your iniquities have separated between you and your God." Ang ating pong Diyos ay hindi po nagkukulang sa tao. Ang kanyang pag-ibig ay kanyang ipinruweba na sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang kasalanan po ang siyang isang bagay na naglalayo sa Diyos. At ang kasalanan ay may kaakibat. Ang sabi ng banal na kasulatan, "The wages of sin is death." Ano po? Kung kaya ang problema ng kasalanan ay nagdudulot, hindi lang po ng tinatawag na kasamaan, kundi kamatayan, pagkakahiwalay sa ating Diyos. Kung kaya nga po ang pinakamensahe ng programang ito ay ang tungkol sa relationship natin sa Panginoon.
at ito lamang po ay matutugon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay, sabihin natin na minsan ang tugon natin sa drug addiction, ang tugon natin sa problema ng ating society ay para bang, well, i-address lang ang supply at ang demand ng mga droga and everything that goes with it. Subalit, ang bottom line po ito, ang pinakasakit po ng lipunan ay ang kasalanan. Ano po? Ang kasalanan na ang iniisip ng tao ay ito'y maganda para sa kanya. Kahit kailan po, ang kasalanan ay hindi nagdudulot ng katahimikan, kapayapaan sa tao. Kung kaya nga po, kinakailangan makita ng tao kung ano ang kasalanan at matutong lumayo mula po dito at tumugon sa paanyaya ng ating Panginoon na tayo'y dumako sa Kanya. Ang sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kaya po ang programang ito ay nag-aanyaya sa lahat na manampalataya tayo kay Kristo. Yan ang tugon sa lahat ng ating hinaharap sa mundong ito, lalo na po sa hatak ng kasalanan. Pagpalain tayo ng Panginoon.